at sumayorin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Doong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea at tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryo ang tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid na Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. "Madamo sa lugar na iyon." "Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki." Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi ang mga sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Nung makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin yung pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol at narinig po natin doon yung pag-uusig sa mga apostol dahil sa kanilang pangangaral tungkol kay Jesus at sa kanyang muling pagkabuhay. Subalit, tumayo si Gamaliel at nagsalita. Ito yung sinasabing Gamaliel Principle. Ang Gamaliel Principle ay yung tinatawag na the test of time. Dahil sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na huwag niyo silang pakialaman, pabayaan niyo sila. Sapagkat kung yan ay gawa ng tao, wawala rin yan. Matutunaw din sila katulad ng mga nauna. Pero kung yan ay sa Diyos, wala tayong magagawa dyan. Kung ang Diyos ang kumikilos dyan, hindi parang tayo'y lumalabas na lumalaban sa Diyos. Yun yun, Gamaliel Principle, the test of time. Pabayaan natin ang panahon, ang sububok sa mga taong yan.
sa mga prinsipyong kanilang itinuturo, sa kanilang mga ipinangaral. Yun yun. Maganda na ma-realize na kapag ka ang ginagawa natin ay mabuti, kapag ka ang ginagawa natin ay sa Diyos, kahit pa napakaraming taong sumasalungat dyan, kung yan ay sa Diyos, mananatili yan. Kung ang ginagawa mo ay sa Diyos, mananatili yan. Pero kung ang motibasyon mo sa paggawa ng bagay na mabuti o maganda ay dahil lamang din sa sarili mong pride, dahil lamang sa gusto mo na sumikat, dahil gusto mo lang makilala, naku, yung paggawa ng mabuting yan ay unti-unti ding matutunaw. Pero kung ang paggawa mo ng mabuti, ang motivation ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kahit pa mayroong magsalita na hindi maganda dyan, kahit pa may tumutol dyan, kahit pa may humarang dyan, mananatili yan. In the same way, pati yung ating pagpapakabuti, kung ang ating pagpapakabuti ay tunay at totoo na nagmumula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ano, ay kahit pa maraming tao magsabi na, ah, hindi, pakitang tao lang yan, hindi tunay yan. Hindi. Magpapatuloy ka pa rin sa kabutihan. Magpapatuloy ka pa rin sa kagandahang loob. Magpapatuloy ka pa rin sa pagiging mabuti dahil ang nagtutulak sa iyo ay ang Diyos. Pero kapag ka ang mga bagay-bagay na ginagawa natin talaga ay dahil lamang sa ating mga pansariling intensyon o dahil lamang sa ating mga pansariling dahilan, wala eh. Talagang minsan yung kabutihang ginagawa natin, bigla tayong masasawa, bigla tayong mapapagod, bigla tayong maano, tapos wala na, hindi na natin gagawin. Hindi na natin ipagpapatuloy. Ano? Pero yun nga, kapag ka ang ginagawa natin ay alam nating nagmumula sa Diyos at ang dahilan ay ang Diyos, ay kahit pa napakaraming humarang, kahit pa napakaraming mga nagsasalita ng hindi maganda at pilit na sinisira ang iyong ginagawa, magpapatuloy pa rin yun. So, the test of time. Kaya minsan, maganda rin na maging pamantayan yon natin kung ito nga bang taong ito ay mabuting tao. Maganda rin pamantayan, the test of time. Hanggang saan magiging mabuti ang taong ito? Hanggang kailan magiging mabuti ang taong ito? Kasi darating yung punto na kung pinagdududahan mo ang kabutihan ng isang tao, darating yung punto na dahil sa haba ng panahon ng kanyang pagiging mabuti, ikaw mismo sasabihin mo, tunay ito. Authentic itong taong ito. Mabuti talaga itong taong ito. At ang kanyang mga ginagawa ay nagmumula talaga sa Diyos. Bakit? Kasi sa haba ng panahon, consistent siya. Mabuti pa rin siyang tao. Kahit pa anong mga pinagdaraanan niya, kahit pa anong mga dalahin niya na sa buhay, mabuti pa rin siyang tao. Consistency. Yun yun. Nagiging consistent siya sa lahat ng kanyang ginagawa. So, the test of time. At kahit ang ating sarili, kung gusto nating subukin ang ating sarili sa mga bagay-bagay na ginagawa natin, sa mga bagay na mabuting ginagawa natin, sa mga bagay na mabuting iniisip natin, ano, tingnan natin, kung ito'y pakitang tao lamang, kahit tayo magsasawa dito. Pero kung ito'y ibinubulong sa atin ng Diyos at pinagagawa sa atin ng Diyos, kahit pa mahirap, tuloy-tuloy tayo. Magpapatuloy tayo.